Schedule lang natin sa caliper natin. Yan, nakita niyo yung plate na to. Okay. Ang purpose nito is hindi lumagutok yung mismong brake nyo. Okay. Once na umaandar, pag wala to, okay lang naman kahit wala to. Walang problema. Kaya lang, pag wala to, mapapansin nyo, pag mag-brake kayo, tak! Pagbitaw nyo ng preno, tapos brake kayo, tak! Bitaw ulit, tapos preno, tak! May marinig yung ganun, okay? Kasi naglalaro yung mismong, ito, yung brake pad nyo. Nagpi-play siya. Okay, ito yung para smooth at walang tunog yung ano natin, walang tunog yung ganito natin. Okay, pag gumalaw siya, example, gumalaw siyang ganyan. Hindi siya kagad babalik sa normal na posisyon niya. Okay, kung nakadikit siya, dyan, nakadikit siya si mismong ito. Yan. Example, ito siya. Kasi gagalaw yan na ganyan eh. Yan. Yan. Kapag nasa motor na to, may marinig yung may maingay. Tok! Pag hinawakan nyo yung brake nyo, may marinig yung lalagutok kapag binigla nyo yung brake nyo. Okay. Dahil po dito yon. Ngayon, ang tamang kakabit naman niya, kasi nakaka-encounter ako ng ganito na umiipit yung brake dahil baliktad yung pagkakabit. Okay, baliktad yung brake. Kapag nilagay nyo yung ganyan yung brake nyo, yan, ito. Okay. Kapag nilagay nyo ng ganyan yan, kung mapapansin nyo, meron po siya dito, ayun, may guide. Itong may guide na yan. Once na baliktad nyo yan, yung preno nyo, tatagilid na ganyan, tatagilid siya. Okay, minsan hindi be-break. Okay, kung nag-break naman, masikip. Okay, masikip siya. Hindi siya nag-release dahil nga dito mali. Yan. Paglalapag na palipit na to, yan, kapag umipit na to, yan, problema. Yan. Ang tamang kabit nyan is paganyan. Yan, pag ganito yung normal na kabit niya, dito sa side na to. Kasi ito, hindi gumagalaw to. Hindi moving to. Hindi moving yung brake dito. Nakayan siya. Kaya kung makapapansin nyo, meron siyang guide. Okay, lahat ng brake, meron ganyan. Okay, ito, meron siyang guide. Okay, ang purpose niyan, para yung brake nyo, hindi gumalaw ng kunsan-saan. Kahit sabihin nyo, meron pa dito yan. Yan, meron pa siyang ganyan. Para hindi siya gumalaw-galaw. Okay, para hindi siya gumalaw-galaw. Yun yung purpose nung lock na yan. Okay, kasi possible niyan kung sakaling lumuwag yung mismong caliper at meron kasing ganito masisikip yung mismong turnilyuhan. Once na nag-release sila, tas umusog to, yan, umusog na ganyan yan, pag break nyo, hindi siya kaagad kakapit. Okay, hindi siya kaagad kakapit, kaya dapat tama yung lagay nyo. Okay, etong isang side naman to, kaya ganyan yan, kaya plain yan, yan, malapad, tas walang harang, kasi habang nagbe-break kayo, habang napupudpud yung mismong brake pad nyo, umuusog siya ng umuusog habang napupudpud yung mismong brake pad nyo. Yun lang yung purpose nun. Okay, kaya ganyan siya. Kaya dapat ito, i-check nyo rin. Okay, pag nakita nyo yung piston to, itong piston na to, dapat ang nakalagay dyan yung side ng malapad. Okay, ganyan lang siya. Okay, sa lahat ng motor po yan, ha. Sa lahat ng motor, meron pong ganyan. Okay. Any motor na may encounter nyo, ganyan lang siya. Okay? Sana simpleng video, may natutunan po tayo. Maraming salamat. Meron pa kayong mga tanong o suggestion? Sasagutin natin yan sa mga susunod na video. Huwag nyong kakalimutan mag-like and subscribe!